mga bagay dapat mong malaman sa Coffee Klim. Hello guys, welcome to my channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa Coffee Klim. Pero bago ang lahat, at kung bago ka pa sa channel ko, paki-like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So, without further ado, let's go! So, Coffee Klim, isa itong warning na mayroon kang materyales na ginamit na hindi sa'yo. Like picture, like video clips, like music. Nadedetect kasi yan ni YouTube through Content ID. So, mostly, ang dahilan kung bakit nagka-copyright ka dahil sa mga background music na ginamit mo sa video mo. So, yun yung mga common mistakes na mga ginawa ng mga baguhan sa YouTube. So, paano natin malalaman kung may copy claim ka? So, i-check mo sa email mo kasi mag-i-email yan sa YouTube kapag may copy claim ka. Pero, may mga panahon na hindi nag-i-email si YouTube sa'yo. Kaya naman, always check your YouTube studio. Okay? Kapag may copy claim ka kasi, magkakaroon ka talaga ng problema. Especially kapag ikaw ay mag-a-apply na para sa YouTube monetization. Kasi hindi ka talaga ma-a-approve ni YouTube. So, paano ba natin linisin? So, paano ba maglinis? So, simple lang, palitan mo lang ang music background ng music mo na kung saan may copy claim. Or, trim mo yung video sa part kung saan may copy claim. Or else, i-mute mo na lang yung sound ng video mo para wala ka ng problema. Okay? Gets mo? So, tips ko pala sa'yo pag ikaw ay mag-a-upload ng video. I-private mo muna para kung may copy claim, ma-fix mo agad bago mo i-publish into public. Okay? So, kung nakatulong ang video na to, please like, subscribe, and hit notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So, this is Don Stevie Babu. How to fix reused content? Delete or edit? So hello guys, welcome to my vlog. Sa vlog na to, pag-uusapan natin kung paano i-fix ang reused content without deleting. Pero bago ang lahat, bago ka pa sa channel ko, please like, subscribe, hit the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So, without further ado, let's go! How to fix reused content without deleting. So, ano nga ba ang reused content? Ito yung violation na kung saan nagre-re-upload ka ng mga video na hindi sa'yo. Like TikTok videos, TikTok compilation, or any video hindi sa'yo na nire-re-upload mo lang. Kasi, nadidetect yan ni YouTube through Content ID. Mostly, ito yung dahilan bakit hindi ka na-approve kung ikaw ay mag-a-apply na para sa YouTube monetization. At ito yung isa sa mga dahilan bakit ka de-demotize sa YouTube. At ang worst pa nito, kung magkakaroon ka copy strike ay madi-delete yung YouTube channel mo. Kaya mag-ingat palagi sa pag-upload ng mga video hindi sa'yo. At kapag naman nagkaroon ka ng reused content, ito yung mga bagay na dapat mong gawin. Una, trim mo yung video na kung saan feeling mo may reused content ka. Kasi sayang naman yung watch hour kung i-delete mo yung entire video. Kaya i-trim mo na lang kung saan feeling mo may reused content. Kaya i-trim mo na lang. Pero
mababawasan pa rin ang watch hours mo. Depende kung gaano kataas ang na-trim mo sa video mo. At least, di mawawala lahat ang watch hour ng video mo. Okay? So, pangalawa, i-blur mo yung video mo kung saan feeling mo ay reuse content ka. So, mas nire-recommend ko to kaysa trim mo lang yung video mo. Kasi, dito sa pag-blur, hindi mababawasan ang watch hour mo. Pero, masisira yung video mo kasi nga, naka-blur. Pero, at least, hindi nabawasan yung watch hour mo. Especially, kung naghahabol ka pa sa watch hour. Pangatlo. So, itong sa pangatlo, last choice mo na to. Kung ikaw tamad mag-edit, delete mo na lang yung video mo. Less hassle pa. But, mawawala lahat ng watch hours ng video na iyon. Gets mo? So, nasa sayo yan, either edit or delete. Okay. So, if you like my video, please like, subscribe, hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video ko. So, this is Don Stevie, Babu. So, hello guys. Sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano patasin yung watch hour in just 7 days. So, watch and learn. Search nyo yung sites.google.com. Then, click nyo yung blank. Then, add title. Example lang yan. Then, click YouTube. Then, open your YouTube channel and copy the link of your video. YouTube.com. Then click share. Then copy the link of your video. Then paste the link of your video. Then click publish as. Then click the video. Then select. Okay, just copy and paste your video. The more, the better. So, kayo nang bahala dyan kung ilang video ang nilalagay nyo. Okay, mas marami, mas maganda. Depende na lang kung kaya ng laptop nyo. Okay? So, copy lang natin. Okay? Copy lang natin para marami tayong ipi-play. After that, i-publish natin. Click mo yung publish sa taas. Then, lagyan mo ng title, any title. Any title na available. Kasi merong title na hindi available. Kaya hanap kayo ng mga title na available. Pagtapos, publish nyo lang. Click publish. Okay? Click publish. Then, wait lang. Then, click mo yung view nasa baba. Click mo yan. Then, ayun na. Ito na yung mga video na nilagay mo. Okay, wait mo lang na loading. Then, play all video. Then, just adjust the volume of your laptop. Okay, pahinaan mo lang yung music niya. Okay. I-play mo lahat ng video na nilagay mo. Then, copy the link. Yan. Copy mo yan. Tapos, open ka ng new browser at i-paste mo yung link na kinopya mo. Okay. Paste natin.
Okay, loading. Okay, and here we go. For the best result, make long video at least 1 hour duration. So, wait lang, guys. Okay, just wait. Okay, please subscribe to my YouTube channel. I will upload tricks for revenue. Okay, bye-bye. Hello guys, so paano maglagay ng VPN sa incognito? So, keep on watching. So, open your browser. And then, search nyo yung Browsec VPN extension. So, example ko lang to na extension guys. So, kayo na kung bahala kung anong VPN gamitin nyo. So, i-download nyo lang yan. Okay, VPN. Click. Tapos, install Browsec for free. Then, add to Chrome. Then, okay. Tapos, okay, magda-download na yan. So, wait nyo lang natapos na mag-download. Then, okay, it's already added. Okay. Pagkatapos, go to youtube.com. Okay. Tapos, okay. Dito na tayo. Tapos, click na new incognito window. Okay. Dito na tayo sa, so as you can see, wala pang VPN extension. Okay, lalagyan natin yan. Okay, just wait. Then, click to more tools. Click mo yung more tools. Then, click extensions. Okay. So, dito, click nyo yung details. Tapos, hanapin nyo yung allow incognito. Okay, tapos i-turn on nyo yung allow in incognito. Okay, tapos back to YouTube, then open ka ng incognito. Open mo yung incognito mo. Tapos, ayan. Meron na siyang VPN extension. Okay. So, naka VPN ka na. Naka incognito ka pa. So, okay. So, search your YouTube. Search mo yung YouTube. Tapos, okay. Nasa ibang country na tayo. As you can see, iba na yung letter. Okay. Tapos, wait. Okay, and here we go. You are completely anonymous. Okay, kahit hindi ka na mag-clear browser guys, kahit i-close mo lang directly yung windows, wala na yung bakas guys. So thank you for watching, bye bye. So paano gamitin ang ViewSync? So keep on watching. So first, open your browser. Then search youtube.com. Okay, pagkatapos mong search, okay, wait lang, loading pa siya. Okay, loading, here we go. Okay, so search your YouTube channel. So i-search mo lang yung YouTube channel mo, tapos enter your, search mo yung YouTube channel mo, tapos Don's TV. Okay, yun yung channel ko. Tapos click mo yung channel mo. Then, choose of any of your video. Okay, ito, piliin ko to. Tapos, click mo yung share. Click mo yung share. Tapos, copy the link. Kopyahin mo lang yung link. Then, open the new tab. Open ka na new tab or new browser. Then, search mo yung ViewSync.net. Okay? Pagkatapos mong search, enter. Then, yan, labas na. So, yan, blue box na yan, i-click mo yan. Tapos, i-paste mo lang yung link na kinopya mo. Okay? Again,
ipis mo lang siya. Tapos click mo naman yung box na blue, tapos ipis mo lang. So you can open as many as you can sa kaya lang ng laptop or PC mo. Okay, so open mo lang yan. Okay, so since example lang to, 10 screen lang ang i-open ko. Okay, pagkatapos proceed ka na agad sa step 3. Huwag ka na sa step 2. Jump into step 3. Okay? Then click na step 3. Then may lalabas dyan na link. Okay, yan. Yung link na yan, i-copy mo yan. Tapos, i-copy mo yan. Tapos, open new tab or browser. Okay, mag-open ka ng new tab or browser. Tapos, i-paste mo lang yung link na kinopya mo. Pagkatapos, may lalabas dyan na mga screen. Okay. Okay, lumabas na yung mga video mo. Tapos, i-click mo yan isa-isa. Antayin mo na matapos siya mag-load. Tapos, wait for the play button to appear. So, may button dyan. O yan. Click mo yung play button. Tapos, magsasabay na yan mag-play. Okay, so wait for a minute. Hindi pa tayo tapos. Okay, wait lang. Tapos nito. And here we go. Okay guys, for the best result, choose longer video. So mas mataas na video, mas maganda, mas mabilis yung watch hour mo. So thank you for watching guys. Hello guys, welcome back to my vlog. So today's vlog, ituturo ko sa inyo kung paano ma-remove yung background ng mga pictures nyo. Okay, yes, yung background ng pictures nyo gamit ang Microsoft Word 2013. Okay? So, mabilis lang siya guys. Napakadaling i-remove yung background ng pictures nyo with this very simple step. Okay? So if you are interested guys, please like, subscribe, and hit na rin sa notification bell para updated ka sa mga videos at mga tricks, tutorials na i-upload. So okay, without further ado, let's go. Okay guys, so open your Microsoft Word. Okay, so ginamit ko dito is 2013. Okay, just click. Just click that. Then, come here. Okay. Click insert. Then, picture. Then, pili ka ng pictures na gusto mong mawala ang background. Okay, example ito. Yan. Okay, so shout out sa nakakilala niyan. Siya po si Leah Morris. So shout out ma. Then, first, i-wrap text niyo muna in front of the text para pwede natin ma-remove yung pictures. Okay? Then, ito na. Click mo yung remove background. Okay? Yung skill lid. Okay. Yung blue na, yung purple color guys, yan yung background mo na nare-remove. Okay? So, if i-adjust mo lang kung saan banda gusto mong i-remove yung background, then, pagkatapos yun guys, just click the keep changes. Yung may check, then yun na. Wala na siyang background. Okay? So ganyan lang kasimple guys paano tanggalin yung
background sa pictures nyo. Okay? So, hindi mo na kailangan ng Photoshop para magtanggal ng, ano, ng background. So, thank you for watching.